Assalamualaikum sa lahat po na kapatid natin sa buong Pilipinas. So ito po, mag-share naman po tayo ng mga tips, no? Kung paano po natin i-manage yung ating mga tanim na atsal, lalong-lalong na po pagka ito po ay second fruiting na. Pagka second fruiting na po yung mga tanim natin, mga ka-green thumb, no? Doon tayo medyo masilan po yung pag-aalaga ng mga ganitong edad. Bakit po? Pagka mag-edad na po yung mga tanim natin, mga ka-green thumb, mas dadami din po yung mga sakit. Isa na po doon yung thrips, no? Dahil lalo na ngayon, papasok po yung summer. Ito po yung panahon ng mga thrips. Itong ginamit po natin ng mga chemicals, tested and proven ko po sa ating mga tanim, no? Gumamit po tayo ng alika. Ito po yung combination ko. Tapos gumamit tayo ng kartap. Tapos naglagay din tayo ng telluride, abamictin yung kanyang content. Ng abamictin po, mga katsal, dubli po yung magandang epekto niya, kasi hindi lang niya pinapatay yung thrips, binabaog din niya yung mga itlog ng mga thrips, hindi mapipisa pag natamaan ng abamictin. So yun po, no? Tapos i-share ko po pala sa inyo yung application ko po. Nag-a-apply po tayo 6 PM or 5:30 in the afternoon. Pwede tayong mag-apply ng mga chemicals. No? Bakit po? Bakit tayo nag-a-apply ng mga chemicals, no? Pagka ganyang mga oras ang mas maganda. Bakit mas maganda? Iwas po tayo sa sunog. Kasi mainit po yung mga chemicals na ano nilalagay natin. Eh pag natamaan nga yung balat natin, medyo parang mamamaga. Tapos medyo makati. Paano pagka naglagay tayo ng early in the morning? Pag sikat ni haring araw, sobrang init. Nandun pa yung chemical, preskong presko pa. Yun, may epekto sa ating mga tanim pagka nag-apply tayo ng umaga. Lalong-lalo na po, mag-apply tayo ng foliar. Yun. Mainit po yon. Kaya nakaugalian po namin dito sa aking munting farm, no? Pag naglagay kami ng mga kahit anong nilalagay namin, foliar, fungicide, insecticide, gabi po yung ano, yung application namin. So, yon, balik tayo, no, sa kay thrips. Si thrips pala, mga katsal, mahirap po silang puksain. Bakit po? Dahil mabilis po silang magparami. Brain nyo po, isang ano, isang inahin na thrips, pwedeng mangitlog ng 80 piraso. Oh? 80 piraso na itlog yung kanyang ipoproduce isang inahing thrips. So, dapat po nating alamin kung ano po yung ugali ng thrips. Kung paano sila mamuhay sa ating mga tanim. Kasi pag makilala natin yung kalaban natin, madali nating silang puksain, no? Kung alam natin kung ano yung mga kaugalian nila, yung mga paraan ng kanilang pagparami, ano yung kanilang mga pwedeng epekto, saan sila pwedeng nagtatago, saan sila pwedeng magparami, madali natin silang puksain. So, ang thrips, mga katsal, pwede silang magparami dito sa lupa. Oh? Pag may mga debris dyan, katulad po ng ganito, ayan, pwede nila yung pamugaran. Dyan sila magparami. Yan yung gawin nilang breeding ground. Dyan sila magparami. At pwede silang mangitlog dito.
kung saan itong mga piklat na ito, ito po yung pinagkukunan natin nung nakaraan, no? Dito natin kinuha yung mga bunga natin nung first fruiting stage pa yung ating tanim. Nagiging piklat po yan. Dahil sa liit po ng thrips, pwede siyang magtago dyan, pwede siyang mangitlog dyan. Pagka napisa na yung mga itlog, aakyat na yan doon sa itaas. Sisipsipin na niya yung mga dahon ng ating tanim. Katulad po ng ganito. Yan. Yan po yung magiging resulta pag nasipsip po ng thrips yung ating mga tanim. Yan. Pero alhamdulillah, no, sa dami ng thrips na umatake dito sa tanim ko, nakontrol natin sila. So isishare ko ngayon sa inyo kung paano natin in-apply yung tatlong klaseng chemical natin. Yan. Yan. No? Ulitin ko po. Nag-apply kami 5:30 in the afternoon. Pagkagabi na nagpa-flashlight kami. Yan. Bakit po gabi tayo nag-apply, no? Dahil dyan po sa mga oras na yan sila maglalabasan, aakyat sa itaas. No? Pag kami jumaliwanag na naman, babalik na naman dun sila sa kanilang mga lungga, yun, sa mga hidden place nila. Doon na naman sila magpaparami. Yan. Kaya gabi yung spray namin. At tungkol po sa application po nung tatlong combination na insecticide po na yan. Yan. Pag nag-spray po tayo, tamaan natin yung puno, lupa, papunta doon sa itaas, stem. Akyat baba po tayo. Yan. Yung rod ng ating spray gun, akyat baba po. Yan. Then, dito sa ilalim. Yan. Huwag nyo pong kalimutan yung ilalim. Then, akyat baba. Kasi po, yung thrips na yan, pwede yung, ano, pwede yung hindi natin tamaan pagka dito lang tayo sa itaas na bahagi ng ating mga tanim. Halimbawa, dito lang tayo nag-spray. Dito yan nakatago sa ilalim ng dahon. Paano natin matamaan pagkaganyan? Kaya akyat baba po yung pag-spray natin. Thus, dito sa pag nasa ibaba na yung ating nozzle ng ating spray can, ng ating sprayer, iangat natin ng konti yung rod para tamaan tong ilalim ng mga dahon. Tapos pati yung mga nagta-travel pa lang galing dito sa lupa papunta doon sa itaas na sa steam at saka yung mga nangingitlog dyan sa mga piklat na yan, tatamaan ng ating insecticide. So yun po yung application po natin, no? Way of application para mas effective po yung ano, yung ating mga nilagay na chemical. Maliliit po kasi sila kaya pag nag-apply po tayo, no, ganun po yung method po natin. So ulitin po natin. Ito po yung combination natin, alika, kartap, at saka telluride. So kung bago pa po kayo sa aking channel, no, para masubaybayan nyo po yung mga updated videos ko po, twice a week po tayo nag-a-upload ng video, paki-subscribe na rin po ng ating channel. Saka po, pwede po kayo mag-comments doon sa ating comment section para mabilis po nating mamonitor yung inyo pong mga pwedeng maidagdag, no? At saka po yung mga pwede pong posible po na maging maitanong nyo pa po sa akin kasi lagi po tayong nagtuturo para po sa ating kapwa mga magsasaka. Share-share lang po ng ideya mga kaatsal, no? Kung may maidagdag po kayo sa aking mga videos, mag-comment lang po kayo. Open po tayo, ano? Yan. So, yun lang po mga kaatsal. Assalamualaikum. Happy farming po sa ating lahat.